Mahigit 1,000 piso kada buwan ang ibinabayad ni Grace para makapanood ng mga Korean dramas sa Netflix. Sakali mang magtaas ito ng subscription fee, sulit pa rin ito para sa kanya. Tutuloy ko pa rin, ma'am. Pang stress relief din siya. Tapos nakakalimutan mo yung mga iniisip mo. For relaxation after work. Pero ang marketing manager na si Ron J, aminadong maaapektuhan ang pagbabudget kung tataas ang bayad sa online services. Gamit na gamit pa naman, anya, sa kanyang trabaho ang cloud storage. Inauso yung USB, talagang kung di naman talaga kasi laki, masyado malaki yung file, convenient talaga na we put it on cloud or i-email mo na lang yung link. So mas madali sa mga tao. Kung meron mang idadagdag, sana hindi ganun kalaki. Ayon sa isang tax expert, malamang ay ipapasa ng foreign digital service providers sa mga consumer ang 12% value-added tax na ipapataw sa kanila sa ilalim ng Republic Act 12023. Sakop ng batas ang digital services gaya ng online search engines, downloadable games, streaming at e-market platforms gaya ng Spotify, iCloud, Nintendo games at iba pa. It's a welcome development to expand the coverage of the value-added tax. Ang talaga lang caveat dyan is it has an unintended consequence, the price increase. But the Manila observed it 12%, but diba, it will be a reduction to their margin. Kung halimbawa, yung Netflix subscription is 500 pesos, magdadagdag na sila ng 12%, so magiging 560 pesos. Pero tugon ng Bureau of Internal Revenue, if they will increase their prices by so much, they will also lose their customers at the same time. So I'm sure they will not do that. Dagdag ni Abrea, kailangan klaro sa implementing rules and regulations ng batas ang paraan ng pangongolekta ng BIR at kung paano ilalaan ang kinitang buwis para makatulong sa local creative industry. Una na rin sinabi ng BIR na inaayos na nito ang magiging sistema ng pagrehistro ng digital service providers sa VAT regime. Ayon kay Lumagi, positibo naman ang feedback ng malalaking tech firms noong kinonsulta sila tungkol dito. They committed na magko-comply sila sa batas na to at magre-register. So we're hoping na magiging mataas ang compliance nito. Wala pang pahayag ang ilang foreign digital service providers na sakop ng nasabing batas. Pero ngayon pa lang, sinabi na ng BIR na pwedeng masuspinde o ma-block ang websites o platforms na hindi susunod sa panuntunan. Andrea Taguines, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.